doon natin nagsimula yan sa US, sa Japan, sa Germany. At sa ibang bansa, wala silang brownout. Okay, so hindi nila kailangan ng battery. At ang pinaka-popular o pinaka-naganap na system sa solar power system sa ibang bansa ay yung grid tying solar power system. So ito yung pinaka-simpleng solar power system na pwedeng gawin. Ang inisip nung iba, yung solar pang Ayala Alabang lang or yung mga pangmayaman, no? Itong system na to, kailangan nyo lang ng tatlong major component. Kailangan nyo ng solar panel, yung wire nyo sa inverter na tinatawag. Yung inverter kailangan para i-convert yung DC power ng panel papunta sa AC ng merato. So lahat yan, kaya nyo gawin kasama installation for 30,000. Ngayon, ito yung sinasabi ko. Bawat taon, magbibigay ito ng savings ng between 3 to 4,000. For the next 20 years. So kaya naman siyang gawin. At kung kaya yung install yan, kasi siyempre yung mga kumpanya, kailangan nila mag-charge para sa installation, ba? Kung kayo mismo mag-install, mas mababa pa yung presyo nito. Pero kailangan alam nyo kung paano. Ano-ano yung mga major components na kailangan sa isang solar power system? Kailangan lang ng ito. At kung gagawa kayo ng grid tie system, yung lima na kailangan lang ay solar panel, inverter, yung wiring, protection circuit, at saka mounting. Ngayon, mamaya papakita ko yung bakit importante yung mounting. Pero hindi sapat na ilagay lang yung panel sa bubong. Lalo na sa Pilipinas, di ba, maraming bagyo, diliparin yan. So, sayang naman yung investment natin. Kaya importante yung mounting. Kung magtatayo naman tayo ng off-grid system, kailangan natin ng dalawang additional components. Yan ay yung battery at yung charge controller. Yung solar panel, merong tatlong klase yan. Merong tinatawag na monocrystalline, polycrystalline, at yung pangatlo, thin film. Sa ngayon, sa Pilipinas, ang pinakapopular, yung tinatawag na polycrystalline. Yan yung nakalagay sa litrato na yan. Yan yung pinakapopular kasi kumpara sa mono, yan yung pinakamura sa ngayon. Pero yung monocrystalline, mas mataas lang ng konti yung performance niya. So meron yan 4 to 5% na performance improvement. Dahil mas maganda yung kuha niya ng energy kapag tag-ulan. Yun yung kalakasan niya. Yung mga nag-iisip naman, ano yung thin film? Yan yung mga solar na maliliit na panel dun sa mga calculator. Hindi siya masyadong popular kasi mahina yung efficiency niya. Pero dapat natin hindi malaman na merong tatlo klase. Yung susunod na importanteng component ay yung tinatawag na DC to AC inverter. So merong dalawang klase, merong tinatawag na off-grid na inverter. Ito yung magpapatakbo sa ref o dun sa ilaw niya o sa aircon. Kapag hindi nyo isasaksak yun sa merato. Hindi nyo makakabit yung panel diretso sa mga appliance. So kailangan ma-convert muna yung power na galing sa panel papunta sa AC. Yung sa kanan naman, yun ang tinatawag na on-grid o grid-tie na inverter. So kung napapansin nyo, wala siyang saksakan. Kasi yung wire niya, yung output niya, diretso dun sa may panel board o sa breaker. Ito yung mounting system na pangkaraniwan ngayon sa Pilipinas. Karamihan ng mga panel kinakabit sa bubong. Paano siya kinakabit? Gumagamit ng mga tinatawag na aluminum railing. Yung mga aluminum railing na yan, magaan at saka hindi kinakalawang. Yun yung importante sa mounting. Pangalawa, kailangan din
kumapit siya doon sa roofing. So ang tawag dito footing. So yun yung dalawang klase. Yung nasa taas na footing, yun yung ginagamit kapag tiles yung bubong. Yung sa baba naman kapag metal tin roof o no span. Pang-apat na importante, and diniscuss din ito ng previous speaker, diba? Dahil kuryente ang pinag-uusapan at hindi biro yung botahe na galing sa solar panel, minsan mas mataas pa sa Peralto, pwedeng umabot ng mga 500 o 400 volts. Importante na merong mga protection circuits in place dun sa system. So nandito yung mga breaker, mga surge protection device, mga fuse, at iba ang breaker sa DC side ng panel at ang breaker dun sa AC side, papuntang ground. Yung wiring, importante din. Nung nagsisimula pa lang ako, pinag-experimental ko yung bahay ko. So dahil sa pagmamadali ko, yung off-grid system na ginawa ko, gumamit ako ng speaker wire. Malaking pagkakamali. Kasi pagkatapos ng ilang buwan lang, nagpulbos, nawala yung power ng ilaw. So importante yung wiring. And magagamit niyo yung electrical niyo, yung electronics niyo sa solar. Dahil sa importante yung wiring dito. Yung pang-anim na component, kung gagawa kayo ng grid tie, yung off-grid na system, ay yung charge controller. Anong problema kapag kinabit niyo yung panel diretso sa battery? Hindi malalaman ng panel kung kuno na yung battery. At pwede ma-overcharge yung battery. Ang isa pang masamang pwede mangyari, babalik yung charge na galing sa battery papunta sa panel. Kasi pagdating ng gabi, mababa yung voltahe ng solar panel. So importante yung charge controller. Hindi pwede yung tipirin to. And merong mga package na rin, charger, controller, saka inverter, dun sa kanan. May iba't iba rin mga klase ng battery. Meron yung pangkaraniwan na lead acid. So kung tignan nyo, parang ganun siyang kotse ng, baterya ng kotse. Okay? Yung mga bago, at ito yung posibleng magbago dun sa landscape ulit ng solar energy. Yung battery yung sa kanan, yung Tesla. So balak nilang ilagay yung battery sa bawat tahanan. Medyo may kamahalan lang, pero yun ang target ng Tesla. Ngayon, ano yung solar panel ba? Tsaka paano siya gumagana? Gumagana siya, gumagana siya sa pagkuha ng light energy galing sa araw. Pagkuha niya ng light energy, papatakbuhin niya yung mga electrons doon sa solar panel at magkakaroon ng kuryente. At yung light electrons na yun, galing sa isang semiconductor material. Hindi naiiba sa mga chips na nagpapatakbo ng mga cellphone natin. Ito yung basic building block ng isang solar panel. Ang tawag sa kanya, solar cell. Manipis lang siya. Pag kinuha niyo yung thickness niya, halos gabok lang, 100 micrometers. Kaya kung mali ang pagkaka-assemble niya, madali siyang masira at mag-crack. Ito yung buong solar panel. Pinagkakabit-kabit lang yung mga solar cell in series at magkakaroon ka ng iba't ibang klase ng solar power. So merong 10 watts at ang pinakamalaki ngayon siguro mga 330 to 340. Gamit ang basic building blocks ng solar cell. Mas malaking power, mas maraming solar cell. Ano yung mga pwedeng mangyari? Okay, so parang andali lang, no? Kakabit-kabit nila. Yung isa sa pinakakalaban ng electronics ay yung init. Yung heat. So ito yung isa sa mga pwedeng mangyari. Ito, nasunog. Ito naman, hotspot. Na-imagine niyo ba yung kuryente dadaan doon sa manipis na linya na yun? At yung kuryente na yun, mga 6 amperes. Pag hindi maganda yung pagkahinang ng solar panel, ay mga solar cell, pwede mangyari. Ito, white spot. Hindi namin alam kung saan ang galing, pero actual din na naging problema namin.
Ito naman na snail trail o parang nilakaran ng suso. Ito yung mga nagiging complaint sa ibang mga manufacturer ng solar panel na medyo mababa yung quality. Posible ba na ma-inspect or malaman kung masisira yung solar panel sa isang tingin lang? So kung titignan niyo itong ano, solar panel na ito, makikita niyo ba yung defect? Medyo mahirap. Pero kung matalas yung mata nyo, hindi pantay yung linya niya dito sa taas. So isa yan sa pwedeng maging problema. Ito yung professional na testing talaga sa solar panel. Pero hindi pagkaraniwan, hindi kaya na lahat. So, meron kaming solar workshop na dito rin ginagawa. Yung next, nakatatlo na ata kaming training. Yung next training namin sa February 22 to 24. So, pwede nyong ma-experience paano mag-interact dun sa solar panel. So, light to. Lalabas tayo dun sa bubong at mararanasan nyo, makikita nyo, paano magbigay ng power yung isang solar panel. At magkakaroon niya ng 2 days na hands-on na may actual na solar panel installation. So, gaganapin ito sa February 22 to 24 dito rin sa NFI. And kung hindi man kayo mag-attend, sana makalat nyo rin na merong technology na ganito. At hindi natin kailangan mag-depende lang sa grid palagi. Thesis dyan, pwede yung tanongin kung nagbibente si sir ng solar panel at kung may discount kayo. Diba?